Yo mga katribo, welcome na naman sa panibagong video natin ito. Well, maraming salamat sa panonood ng two previous videos natin, Lucano 101, ito po sila. Yan, at sa video ito mga katribo, gagawa tayo ng part 3 ng Ilocano 101. So ating pag-aaralan naman ang mga salita ng Ilocano sa past, present, and future tenses. Pero bago natin sisimulan mga katribo, no, do not forget to subscribe to my channel and do not forget as well to click the notification bell para updated ka sa mga video natin. Tara, simulan na natin. Kagaya na sinabi ko kanina mga katribo, no, gagamitin natin or susubukan natin i-identify ang past tense, present tense at saka future tense ng bawat salita na Ilocano na gagamitin natin ngayon. Unang salita mga katribo, ang salitang uray. Well, sa previous video nalaman natin ang uray ay sa Tagalog ay hintay. Paano ba ito gagamitin sa past tense? Ang past tense ng uray mga katribo ay inuray ko. Ang ibig sabihin niyan ay hinintay ko. Pag present tense naman ang gagamitin mo sa salitang uray o hintay, ang magiging present tense nito mga katribo ay ururayek. In Tagalog, hinihintay ko. Sa future tense, pag gagamitin mo ito ay magiging urayek to, hihintayin ko. So yan mga katribo, inuray ko, past tense, ururayek, hinihintay ko, at urayek to, future tense, which is hihintayin ko. Paano naman ang salitang ito mga katribo? Yan. Ang salitang dalos sa Tagalog ay linis. Paano ang past tense ng salitang dalos o linis? Kapag gagamitin mo ang salitang dalos sa past tense sa Ilocano, ito ay magiging this is how you will pronounce it or ganito ang pagkabanggit mo nito. Past tense dinalusak. In Tagalog, nilinis ko. Ano naman ang present tense ng dalos? Ang present tense ng dalos mga katribo ay daldalusak. In Tagalog, nililinis ko. Ang future tense nito mga katribo, ang salitang dalos sa Ilocano ay dalusak to. In Tagalog, lilinisan ko. Try nating gamitin sa sentence ang past tense ng dalos. Dinalusak jay lamisaan tatay. In Tagalog, nilinis ko yung lamesa kanina. Pag gagamitin mo sa present tense ang dalos mga katribo, try nating gawin ito sa sentence. Daldalusak jay lamisaan. In Tagalog, nililinisan ko ang lamesa. So yun ang ibig sabihin ng Ilocanong sinabi ko kanina. Paano naman paggagamitin natin sa future tense mga katribo? Dalusak to jay lamisaan. In Tagalog, lilinisan ko yung lamesa. So yan ang past tense, present at future tense ng salitang dalos sa Ilocano. In other words mga katribo, ang salitang digos mga katribo. Ano nga ba ang salitang digos sa Tagalog? Ang digos sa Tagalog ay walang iba kundi ligo. Ngayon, i-identify natin kung ano ang past tense, ano ang present tense at ano ang future tense ng salitang digos mga katribo, no? Kapag ginamit mo sa past tense o salitang patapos na ang digos or ligo sa Tagalog mga katribo, ang kakalabasan nito ay nagdigos na ko. In Tagalog, naligo na ako. Paano naman pag gagamitin mo ito sa present tense? Pag gagamitin mo sa present tense ang salitang digos o ligo sa Tagalog, ang kakalabasan nito mga tribo ay agdigdigusak. In Tagalog, naliligo ako. Sa future tense mga katribo, digos agdigosak. In Tagalog, maliligo ako. See mga katribo, meron din tayong past tense, present tense, at future tense sa Ilocano. Digos, nagdigos na kon or nagdigosak. Present tense, agdigdigosak. In future tense, agdigosak. Naliligo na ako, o naligo ako, naliligo ako, maliligo ako. So yun yung mga past, present, and future tenses pagdating sa Ilocano. Another word mga katribo, ang salitang mangan. Ang mangan sa Tagalog mga katribo ay walang iba kundi kain. Mangan tayo, kain na tayo. Yun ang Tagalog ng salitang mangan sa Ilocano. Pag gagamitin mo naman to sa past tense mga katribo o sa patapos na salita, ang kakalabasan ng mangan ay nanganakon. In Tagalog, kumain na ako. Present tense o sa pangkasalukuyang salita, bibigkasin mo ito bilang mangmanganak. In Tagalog, kumakain ako. Paano naman pagbibigkasin mo ito sa future tense?
Ang future tense ng mangan sa Ilocano ay manganak to. In Tagalog, kakain ako, let's say, mamaya. Kasi mga katribo, ito ah, trivia lang. Pag sinabi mong, pag may to or to sa huli ng salita, let's say for example, manganak to, pwedeng ibig sabihin yan ay kakain ako mamaya. Pero kapag pwede mo naman gamitin manganak madamdama, ibig sabihin kakain ako mamaya. Pero in short kasi mga tribo, no, karamihan ng mga Ilocano kagaya ko, I would rather say manganak to. Ibig sabihin kakain ako mamaya. Pwede ko naman sabihin manganak to madamdama, kakain ako mamaya. Pero depende na rin sa tao, no, sa taong Ilocano kung paano niya ipapronounce it o paano niya sasabihin yan. Ang importante mga katribo ay malaman mo kung paano laruin ng mga Ilocano ang kanilang mga salita. So yun mga katribo, no, mga past, present, and future tenses ng mga salita. Well, marami pa mga katribo, marami pang salita, no, na ginagamit sa past, present, and future tenses pagdating sa Ilocano. And pretty much sure, hindi lang sa Ilocano yung mga katribo dahil marami sa Tagalog nga meron, no, mga katribo. Sa Bisaya, sa Gandang, sa Ibanag, marami. So pinaalam ko lang sa inyo mga katribo, no, yung mga few words sa Ilocano na ginagamitan ng past, present, at future tenses. Part 2 ng video natin ito mga katribo, ating nga alamin yung mga salita sa Ilocano na iisa lang ang ibig sabihin sa Tagalog. Meron kasing ganun mga katribo eh, merong dalawang salita sa Ilocano na magkaiba, pero kung itatagalog mo ay isa lang ang meaning. Bibigyan ko kayo ng limang example lang mga katribo, no. Unang-una, ang salitang Ilocano na dalawa na pagdating sa Tagalog ay isa lang ibig sabihin, ang salitang ito mga katribo. Ang salitang haan at madi ay isa lang ang ibig sabihin niyan sa Tagalog mga katribo. Ang ibig sabihin ng haan at madi ay hindi. Try natin gamitan ng sentence mga katribo ang haan at saka madi. Unahin natin ang haan. Haan nga na pudo daytoy inapoy. In Ilocano, in Tagalog mga katribo, hindi naman mainit itong kanin. Pwede mo rin gamitin ang madi. Madi nga na pudo daytoy inapoy, which is in Tagalog, hindi mainit itong kanin. Well, isa lang yan mga katribo, no, na dalawang salitang Ilocano pero maaring isa lang ang ibig sabihin sa Tagalog. Maaring magtaka mga katribo, no, pag ginamit ng pinsa mo Ilocano ay haan, pero ginamit ng lola mo Ilocano ay madi. So pareho lang ibig sabihin niya sa Tagalog mga katribo. Another two words mga katribo sa Ilocano ay partak at daras. Partak at daras, ang ibig sabihin niyan, walang iba mga katribo, ay bilis sa Tagalog. Nagpartakon, ang bilis naman. Nagdarasin, ang bilis naman. So, iisa lang ibig sabihin sa Tagalog niya mga katribo, no? Either partak or daras. Another word mga katribo na dalawang salita sa Ilocano, pero isa lang ang ibig sabihin sa Tagalog. Ang salitang nagpudot at nagbara. Anong ibig sabihin ng nagpudot mga katribo? Ang nagpudot sa Tagalog ay mainit at ang nagbara sa Tagalog mga katribo walang iba, mainit din. Nagbara mitin. Ang init naman, nagpudot mitin. Ang init naman. So, two words na Ilocano sa Tagalog ay isa lang ang ibig sabihin. Kung ikaw ay nag-aaral ng Ilocano, mga katribo, maaari mong gamitin ang nagpudot, maaari mo rin namin gamitin ang nagbara, no? Last two words, mga katribo, no, ang salitang ikan at lamis. Ang lamis, wala, pag-aralan natin yan sa unang video natin. Ang ibig sabihin ay isda, pero ang isda ay ikan din sa Ilocano. Ikan at lamis, pagdating sa Tagalog, isda lang ang ibig sabihin niya mga katribo. Huwag kang malito. Pareho lang yan. Last words mga katribo na dalawang salitang Ilocano pero isa lang o maaring isa lang ibig sabihin sa Tagalog, ang salitang pintas at saka mayat. Pintas, mayat, ang Tagalog niyan mga katribo ay ganda or maganda. Nagmayat mitin, ang ganda naman. Nagpintas mit, dahito'y balasang, ang ganda naman itong dalagang ito. Well,
Doon sa two words na yung mga katribo, not all the time ay pwede mong pagpalitin itong mga to. Pwede mong gamitin sinagbara, pwede mong gamitin sinagpudot. Not all the time mga katribo, depende pa rin sa konteksto ng sentence na sasabihin mo. Kagaya nung huling sentence na sinabi ko mga katribo, ang pintas at mayat. Hindi appropriate mga katribo kung gagamitin mo ang mayat sa sentence na nagmayat man daytoy nga balasang. Parang it sounds bastos, no? Kapag mayat ang gagamitin mo sa sentence na yon. I would rather use nagpintas man daytoy balasang. Ibig sabihin, maganda itong dalaga na ito. So, again mga katribo, depende pa rin sa konteksto ang gagamitin mong salita pagdating sa Ilocano. Next video natin mga katribo, no? Bibigyan ko kayo ng sample words na appropriate sa sentence na gagamitin natin. More words to learn, more information to know. Until then, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!